Sa December 19 at sa January 9, 2024, nakatakdang sumalang sa preliminary investigation ang mga suspect sa pagkawala ni Miss Grand Philippines 2023 candidate Catherine Camilon. Inaasahang haharap sa piskalya ng Batangas Provincial Prosecutor's Office ang itinuturing na pangunahing suspect sa pagkawala ni Camilon na si Police Major Alan De Castro. Pinaghahanap pa rin ang iba pang suspect kabilang ang driver ni De Castro na si Jeffrey Magpantay at dalawang iba pa. Tapos na po yung case build up at evaluation na kinundak po ng Batangas Provincial Police Office at subject na po ito ng preliminary investigation. So tinanggap na po ng ating prosecutor's office yung ni-refer po natin na kaso na kidnapping and serious illegal detention laban po doon kina Major De Castro at tatlo pang tao. Inaasahang magsusumite ng counter affidavit si De Castro para sagutin ng mga paratang. Patuloy pa rin sumasailalim sa pagsusuri ng forensic group ang blood samples na nakuha sa na-recover na inabandon ng pulang SUV na konektado sa krimen. Nauna nang tumugma sa DNA profile ng mga magulang ni Camilon ang mga hibla ng buhok na nakuha sa SUV. Pero ilan umano sa mga ito, hindi tugma sa mga kaanak ni Catherine. Ibig sabihin po ay meron pong nagmamay-ari ng iba o na doon sa mga buhok po na na-recover po doon sa loob ng CRB red, na red po. Kailangan po natin ng ibang specimen na ipagpagkumpara doon sa ibang hair strands na na-recover po doon sa red CRB. Nitong Webes, sumalang na rin sa preliminary conference sa Camp Vicente Lim sa Laguna si De Castro para sa hinaharap niyang administrative case na conduct unbecoming of a police officer. Nagsumite ng iba pang ebidensya ang mga kaanak at kaibigan ni Camilon sa Internal Affairs Service kaugnay sa mga akusasyon laban kay De Castro, kabilang ang umano'y pananakit ng pulis sa Beauty Queen. Kung mapapatunayan po na ito pong isinampa po nating administrative case laban po kay De Castro, ito po ay meron pong parusa na pagkakadismiss po sa serbisyo. Samantala, sinampahan na ng kasong carnapping ang dalawang sibilyan na huling may-ari ng gray SUV na gamit ni Camilon nang mawala ito. Tikom umano ang mga ito sa kung paano napunta kay Camilon ang sasakyan. Pinaghahanap pa rin ang nasabing SUV. Nananatili sa restrictive custody sa Police Regional Office Calabarzon si De Castro. Inaalam na rin ng PNP kung may iba pa itong kasong kinasasangkutan. Jeff Caparas, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.